Hi guys, welcome back to my channel. My name is Art Crow and you're watching the Ganuto Vlogs. So ayan, konting update lang tayo. Again, kakauwi ko lang ng bahay. Nagawa ko na ang aking dapat gawin. Naghilamos na ako. Swiss Vita and I love it. Nailagay na ako ng aloe vera sa aking anit. Nailagay ko na rin ang aloe vera na lagi kong ginagamit sa aking mukha, which is yung Nature Republic. Pati na rin yung vitamin E. The vitamin E. So ngayon, may papakita ako sa inyong something scary, pero hindi naman alarming. Okay? Ito yung mga proseso na pagdadaanan nyo pag ginamit yung produkto na sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. The Japan Foot Mask. So ito na siya, guys. As you can see, naka-medyas ako ngayon until pag-uwi ko ng bahay. Dahil, ayan ay isa sa mga epekto ng Japan Foot Mask na aking ginamit noong nakaraan. So I said, di ba, pagka umepekto nga siya, magbabalat siya ng sobra-sobra. And yes, umeepekto na nga po siya ngayon sa akin. And ang sabi ko din, medyo nakakatakot yung pagbabalat niya dahil medyo makakapal at malalaki yung bitak. Pero hindi naman siya dapat katakutan. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano siya nagbabalat. Ayan, ang daming nahuhulog. Wait lang ha. Ayan. Tapos yung kabila naman. Hindi nga katakot, di ba? Yan. So, ayan nga. Ganyan siya magbalat. Pero hindi naman ako na-alarma. Nung una na-alarma ako at natakot. Pero, nakasanayan ko na dahil matagal ko na siyang ginagamit. Babalik ko lang yung medyas. So, ito ang technique para sa akin lang ha, ang personal opinion ko lang, ang personal na payo ko lang, mas maganda kung hindi nyo siya pupuwersahing balatan. Kasi nga tulad ng sinasabi ko, pag pinupuwersa siyang balatan, na-harm yung skin, napupuwersa yung skin, baka ang tendency magkaroon pa kayo ng sugat. Most of the time doon sa proseso ng pagbabalat niya, ang ginagawa ko sa kanya, lagi ko siyang binabasa, tapos hinahayaan ko lang matuyo, tapos babalik ko ulit yung medyas. Ganun ang ginagawa ko sa kanya madalas, hanggang sa maging okay na siya. Hindi ko talaga siya pinapwesa at hindi ko siya nilalagyan ng lotion o kung ano-ano mang moisturizer. Ganun yung ginagawa kong technique para mas maging mabilis ang pagbabalat niya. Tuturuan ko rin pala kayo ng technique kung paano bumili ng para hindi kayo mapeke doon sa vitamin E na ginagamit ko din. Papakita ko lang, wait lang. A few moments later. So, yan. Yan. Ayan siya. So, ano ba ang mga indications na pagbibili ka sa online shopping, hindi ka maluloko? Or ano ba yung mga pwede nating tandaan? One, unang-una daw sa takip. Yung takip daw nyo dapat is hindi bitin. Tulad nito. Tulad nyan. Kasi yung peke daw, pagka sinarado mo daw is parang ganyan lang yung matitira pag peke. So, pag original siya, ang number one indication, ang number one panatandaan is ganyan. Talaga naka fully sealed siya.
pagka tinakpan nyo yung produkto. Pangalawa, yan. Makikita nyo dapat siya ng expiration date, tsaka yung kung yung manufacture date niya, kung kailan siya ginawa, at tsaka yung expiration date. Yan. Ayan ang mga indications para malalaman natin kung legit or original ang ating nabibiling produkto, especially itong vitamin E, dahil hindi naman tayo sigurado, wala naman tong shop dito sa Pilipinas. So, ang tendency, o-order na lang tayo through online, di ba? So, ayun. At pangatlo, pinaka-importante to. Babalik ko lang siya sa ref, ha? 2,000 years later. Yan. At yung pangatlo, pagbibili kayo sa online shop, unang-una, hahanapin mo agad yung mga palatandaan na aking sinabi o binanggit kanina. Tapos, tanungin mo agad yung seller kung legit ba ang kanyang produktong binibenta. Otherwise, hindi mo siya bibilin. Or parang pananakot na din, pwede mo na rin siyang takutin na, "Ma'am, sir, legit or original po ba yung binibenta ninyo na produkto? Kasi po, kung hindi po, isasoli ko po yan sa inyo right away." Yun, ayun ang pinaka-importanteng bagay. Para iwas tayo sa mga pang-scam, pang-pamimeke or what. So, ayan. Anyway, ang dami rin nagtatanong sa akin, parang bakit napaka-vain mo? Masyado kang hindi mapakali sa balat mo o sa sarili mo. Sa akin, guys, unang-una normal na to. Ganto na talaga ako ever since. Hindi ko lang alam nung medyo bata-bata pa ako dahil medyo hindi pa ako maalaga sa sarili. Pero, ayun nga, as I grow older, parang na-realize ko, dapat talaga inaalagaan yung balat eh. Kasi importante yan eh. Kasi minsan, hindi natin may iwasan. Real talk to, hindi natin may iwasan. Meron dyan, ang sakit na ito, ang sakit sabihin, sobrang sakit. Pero ang totoo naman talaga, yung iba dyan, hindi naman may itsura, hindi naman pogi, maganda. Pero pag tinignan mo ang balat, napakaganda, 'di ba? So, ano 'yon, biggest factor 'yon. So, kahit hindi ganoon kaganda ang isang tao, pero once na makita natin na maganda ang kanilang balat, nagiging maganda at malinis sila sa ating paningin. Vice versa lang 'yan. Meron naman diyan ang papogi, ang gaganda. Pero pag tinitigan mo na maayos yung balat, parang mapapag-isip ka na agad. Parang ano ba to? Ang ayos-ayos ng itsura pero yung balat hindi man lang ayusin. Diba? Totoo yun. That's a real fact. Sorry guys, wala akong ibig sabihin, wala akong pinapatamaan na kahit sino. Pero ayun po talaga yung totoo. Kasi unang-una, ang titignan sa'yo ng tao hindi lang mukha. Mula ulo hanggang paayan, titignan ka ng mga tao. But I don't care. Ako naman, ang personal opinion ko, I don't care kung titignan nila ako ng mula ulo hanggang paa. Kasi, ako, sa sarili ko, proud ako na inaalagaan ko yung sarili kong balat. At kahit makita ako ng mula ulo hanggang paa, tatawa lang ako. Wala namang problema sa akin yon. So, ayun. I think nandun na rin yung moral lesson na sinasabi ko. Basta guys, hindi masamang alagaan ang iyong sarili. Hindi yan magiging masama kahit sa ang bagay o kahit sa ang aspeto, hindi yan magiging masama. Dapat nga mas inaalagaan natin ang ating mga sarili kasi bonus na lang natin 'yon para sa ating sarili, 'di ba? And one more thing, paalala lang guys. Hindi makukumpleto ang pagpapaganda ng ating balat kung tayo po ay hindi malakas uminom ng tubig. Number one yan, importante yan. Kahit pinapayo ng doktor, naniniwala talaga ako doon na uminom dapat ng more than 8 glasses a day.
wala namang magiging epekto ang tubig sa iyong katawan. Iihi mo lang yan. So, ayun. So, that's it. Kung nagustuhan mo ang video na to or ang channel na to, i-hit mo lang ang subscribe and like button. Tapos, paki-on na din yung bell for more videos and updates. That's it. This is Canuto again, and that is how I take good care of my skin. How do you take good care of yours? Bye! See you guys! Thank you!